na tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa tingos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay ng iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwain ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong pag-iliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga iskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinagusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos.
Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagpatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo, ikaw, Poon, aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaidulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pong gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus,
dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang bigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at ang bibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang mananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Hindi lang po minsan ang mga tao ay lumapit kay Jesus at humingi na mga sinyalis o sinasabi nating kababalaghan. Hindi lang po sa kanyang mga kapanahunan, kundi hanggang ngayon. Mga kapatid, una po intindihin natin ang pag-unawa ng mga Hudyo tungkol sa sinyalis o kababalaghan na ayon sa kasulatan. Ang sinyalis po ay ito po yung manifestasyon ng kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaloob ng Diyos sa atin nakakabuti sa ating mga tao at lahat ng mga nilikha. Kung yan po ang pag-intindi ng mga sinyalis, bakit pa tayo naghahanap? Narito na sa atin. Hindi po ba pagkagising natin sa umaga mula ng pagtulog natin kagabi, nagising tayo? Hindi po ba't isang milagro na kung bibiruin mo, susumahin mo sa buong mundo, ilan kayang milyon ang hindi nagising ngayon? Hindi po ba't maging sa mga magsasaka, mga butil na inapupunla, inayaan lang nila, nadidiligan ng ulan, tumutubo, nagkakauhay, ito po ay inaani at nagiging pagkain mula sa maraming proseso na sa kabila ng ating pagkakasala, ito ay tumutubo at nagiging pagkain natin. Hindi po ba yan milagro? Kung atin pong isa-isahin araw-araw ang mga pangyayari sa ating buhay, yan po ay milagro, sinyalis na kabutihan ng Diyos. Pero naghahanap ang tao na nakakasira, na nasisira ng mga bagay. Pero kung obserbahan po ninyo sa ating galaw bilang mga tao, hindi po tayo nakukontento. Sa simula, sasabihin natin, pag meron lang akong pagkain sa umagang ganito, okay na ako. Pero katagalan, pag ikay umasenso ng konti, hindi na, nadadagdagan na, ibang putahe na. At yung mga pagkain mo noon ay hindi mo na makakain sa mga sumusunod na araw dahil umaasenso ka na at ang iyong estado ng buhay ay nagsiyang determina ng iyong kinakain. So walang pagkontento, bagamat itong mga material na mga bagay ay hindi tumatagal. Pagkatapos makakain at nabusog ka, pagkakinabakasan, magugutom ka naman ulit. Ibig sabihin, nawawala ang mga bagay na ito. Pero mas higit pa po, ang nang tayo ay nag-aasam ng isang buhay at ito itong tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo na sa tuwing ating tinatanggap ang kanyang katawan ay siya ding dapat ang diwa na umangiral sa ating buhay at mananahan. Ano ang pananahan ng Diyos sa atin na higit nating kinakailangan sa buong mundo? Ang diwa ng pagmamahal ng Diyos, ang diwa ng hustisya ng Diyos, ang diwa ng kapayapaan ng Diyos, ang diwa ng pagpapatawad at maging mapagpatawad ng Diyos.
Di po ba ito yung malalim nating hinihingi na tayo'y parang nagugutom at nauuhaw? Hindi nyo ba naobserbahan na ito yung ating mga dala-dala sa buhay na maging pag tayo po'y nangungumpisal, wala pa po akong narinig, patawarin mo ako, Padre, dahil wala po akong pagkain. Patawarin mo ako dahil wala po akong bahay. Patawarin po ako dahil wala po akong sasakyan o kotse. Lahat ng atin pong hinihingi ng pagpapatawad na manunumbalik sa atin, nanghihingi nating hustisya at kapayapaan at magmamahal, ay mula din dito na meron tayong kaalitan, masigit pa ng ating pangangailangan na manumbalik ito kaysa sa ating pangangailangan ng madalas na pagkain. Di po ba ito din ang kailangan natin na hinihingi natin kung bakit mayroong mga inhustisya na sa kabila ng lahat na ito, ang iba'y walang makain dahil ang iba ay naging makagsarili at walang makain ng iba, ng kawalan ng iba. Ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang nagbibigay ng pagkain ito, ang kanyang pagmamahal na lubos nating ikinagugutom kung wala ito sa atin. Ang kanyang pagpapatawad na lubos nating kailangan. Ang hustisya na kailangan sa buong mundo. Dahil hindi tayo makapamuhay, halimbawa, bagamat meron kang lahat-lahat ng yaman, pagkain sa loob, kung magulo ang kapaligiran mo, hindi ka malayang makalabas. Pag ikaw maraming pagkain, hindi mo makain, malasahan ng gusto pag ikaw walang kapayapaan sa iyong kalooban. Ito po yung mga basihan, ito po yung pinagmumulan na kung ano man po yung ating hinihinging panglabas. Kung kaya't laging itinuturo sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, ako ang pagkain, hindi ako nasisira. Kung makakain lamang ninyo ako, na ibig sabihin, pag sumanib ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating katawan, it means the DNA of Christ will live in us. Nakaisa na tayo ng kanyang diwa ay ang ating diwa. Ang kanyang pagmamahal ay ang ating pagmamahal. Ang kanyang hustisya ay ang ating hustisya. Ang kapatawaran ay ang ating kapatawaran. Di po ba't napakaganda ng itong buhay? Pero nang dahil na kanya-kanya po tayo, na kahit ano pa po ang ating pagnaasam na mga bagay-bagay, tulad nga ng aking nasabi, hindi tayo nakukontento, hindi mo mararanasan ang kapayapaan. Hindi mo maranasan ang hustisya. Hindi mo maranasan ang pagmamahal. Hindi mo maranasan ang kapatawaran at ibang diwa, ang Espiritu ng Diyos. Dahil wala ito sa una't una, ang platform na ito sa ating buhay. We have supposed to be stable at this ground, those Spirit of our Lord Jesus Christ. And that would make us having those that we ask na mga bagay na ating inihingi ay mula sa mga basihan na ito. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, inanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay, manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw.
at inawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaumpalad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistia sa buhay na ito'y naway muling buhayin sa huling araw, manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ang aming kaluluwa at akayin kaming patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Makakaaway di makakamatuwa mula sa libingan. Tangkapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at itapay handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagpapagbaguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kaway aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inahain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kalalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tinapay ang buhay, inasbasan, inatid, inialay. Buhay na kata ang sa aming kaloob at pagsasalong ang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na ang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, inatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng mga magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nila nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para lang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.